Alam nyo ba mga ka-farmer na sa isang ektarya ng palayan, kung pababayaan natin ito sa panahon ng milking stage, maaari tayong malugi ng hanggang 30% ng ani? Ibig sabihin, kung inaasahan mong makakaani ka ng 100 kabans, baka maging 70 kabans na lang. At masakit pa dyan, hindi lang dami ng palay ang mawawala, kundi pati ang kalidad ng bigas. Mapupuno kasi ng black spot, bababa ang timbang at halos hindi na mabilis sa merkado. At ang salarin, walang iba kundi ang rice bag o mas kilala sa atin bilang tiangaw. Hello ka farmer! Once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Noong nakaraang video, ipinakita ko sa inyo kung paano natin kontrolin ang mga daga na sumisira ng ating palayan. Pinuputol nito ang mga nagbubuntis pa lang na palay at kapag hindi natin naagapan, baka sa gilid na lang ng mga kahon ang matitira sa atin na ating maani. Sa mga nakaraang video, maraming nagtatanong tungkol sa isang piste na talagang maliit lang pero mapinsala sa ating palayan. Kaya ngayong araw, tutugon ako sa napakaraming tanong ng ating mga kasama sa bukid. Sa pag-uusapan natin ngayon ay para bang dumalo ka na rin mismo sa PhilRice o International Rice Research Institute Training. Pero dito lang sa ating video dahil ngayong araw, gagawin natin ang kompletong mga tanong at sagot tungkol sa rice bag o tiangaw na talagang dapat malaman ng ating mga magsasaka. At ang ilan sa mga tanong dito ay ang masumusunod. Number 1, ano ba talaga ang rice bag o tiangaw? Number 2, kailan ito umaatake? Number 3, paano ito makukontrol? Number 4, kailan dapat mag-spray para puksain ito at kailan hindi? Number 5, anong mga produkto ang ligtas at epektibong gamitin laban sa insektong ito? Number 6, anong variety ng palay ang mas matibay laban dito? At number 7, paano tayo makakatiyak na sulit ang gastos at ligtas ang ating ani kahit nag-spray tayo ng insecticide? Kaya mga ka-farmer, huwag niyong skip kahit isang segundo dahil bawat detalye ay pwedeng magligtas ng inyong ani, ng inyong pira at pagkain para sa pamilya. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na ang bawat like, share at subscribe na gagawin ninyo ay hindi lang simpleng pindot sa cellphone. Isa itong puhunan natin para mas maging mataas ang ani, mas malaking kita at mas ligtas na pagkain para sa inyong pamilya. At syempre, matutulungan ninyo na ang mga video na to ay maabot pa ang maraming mga magsasaka na nagtatanim palay at mapanood nila ito at sa gayon makakatulong ang video na to sa kanila. Dito sa ating channel, hindi na malulugi ang mga magsasakang Pilipino. Salip, sabay-sabay tayong aangat, uusad at magiging mas matalino laban sa piste at sakit. Kaya, handa ka na ba? Tara, simulan na natin ang kompletong discussion tungkol sa rice bag o tiangaw. Ang rice bag o tiangaw ay isang uri ng sucking insect. Umaatake ito sa palay mula flowering hanggang milky at soft dough stage. At ito ang pinakadelikadong panahon. Ginagamit ng tiangaw ang matulis na mouth part para sipsipin ang katas ng butil. Ang resulta, ang butil ay kulang sa laman, may black spot at mababa ang timbang. Isipin ninyo, kahit hindi ganap na ubusin ng palay, ang kalidad ng ani mo ay bagsak. Kaya kahit marami kang nakuha, hindi ka kikita ng tama. Alam nating lahat na napakadelikado ang tiangaw na ito dahil ang damis nito ay hindi agad nakikita. Madalas ay sa pag-ani mo na lang mapapansin na kulang ang bigat, may discoloration at hindi maganda ang milling recovery. Sa mga pag-aaral nga ng International Rice Research Institute at PhilRice, napatunayan na kahit 10 bags lang ha, pero 100 hills ay pwedeng magdulot ng 20 hanggang 30% na yield loss o pagkalugi. Mas malala pa kung late maturing varieties ang itinanim natin tulad ng halimbawa ay 120 days o 4 months variety dahil mas matagal silang exposed sa pisting ito. Ang biology ng tiangaw ay simple, ngunit mahalagang maintindihan natin. Tumitira ito sa mga damo sa paligid ng ating palayan. Sa tuwing magtatanim ng palay, lilipat sila sa mga bagong tanim. Karaniwang lumalabas ang population peak sa panahong flowering hanggang milky stage ng palay. Kaya ang timing ng tanim, sabayang pagtatanim at paglilinis ng paligid ay critical para mapigilan ang sobrang dami ng tiangaw. Ngayon, kailan nga ba dapat mag-spray? Dito papasok ang konsepto ng Economic Threshold Level o ETL. Hindi lahat ng may mga tiangaw na palayan ay kailangan na kagad i-spray. Yan kasi ang nasa mindset ng mga tao. Kapag may tiangaw, spray agad. Ayon kasi sa PhilRice at IRI,
Kung may isa hanggang dalawang bags per hill sa 25 hill sampling method, dapat maghanda na. Kung lumampas naman sa dalawa hanggang tatlong bags per hill sa panahon ng milky stage, doon justified na ang spraying. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-spray. Mahalaga ito dahil para hindi masayang ang pira at effort natin sa pag-spray. At para hindi na rin masira ang balance ng natural enemies at para maiwasan natin ang resistance na mapisti pagdating sa pesticide. Ang tamang timing ay nakabatay sa mga maturity ng varieties. Para sa 75 days varieties, ang milky stage ay karaniwang lumalabas sa 60 to 67 na araw matapos ang pagsabog nito. Dito dapat na maging alerto tayo, mag-check kung may tiyangaw at kung nasa tamang threshold na ito. Sa 90 days variety naman, ang milky stage ay nasa 70 to 75 matapos itong itanim. Ito ang pinakadelikado dahil mas matagal silang bukas sa rice bug attack. Sa 120 days variety naman, nasa 100 hanggang 105 matapos itanim ang milky stage. Pinakamatagal silang exposed kaya mas kailangan ng close monitoring. Tandaan natin, hindi ito base sa bilang ng araw nakabase ang panganib, kundi sa growth stage. Anumang maturity group ng mga palay na yan, ang flowering to milky stage ang pinaka-critical dahil bukas ang palay at kaya nilang salakayin ito. Isa pang mahalagang paalala ay ang free harvest interval o PHI. Kapag mag-i-spray tayo mga ka-farmer, kailangan laging i-check ang level ng produkto. Bawat pesticide ay may PHI. Halimbawa, kung ang produkto ay may 14 o 14 days na PHI, bawal ka na mag-spray 2 linggo bago natin aanihin. Kung halimbawa ang insecticide naman ay may 21 araw na PHI, bawal ka nang mag-spray 3 linggo bago ito aanihin. Mahalaga ito para sa iwas pesticide residues sa mga bigas at para ligtas na rin ang kainin ito ng mga pamilya o nang bibili ng bigas. Kaya tandaan natin, bawal mag-spray kapag heading to ripening na dahil hindi na makabawi ang ani at lalabag ka na sa PHI. Ano naman ang control options? Una, cultural control. Dapat sabay ang pagtatanim ang gawin natin kung meron kayong mga katabing mga palayan. Dapat sabay-sabay kayong magtatanim. Alisin ang mga damo sa paligid ng palayan at ibabad ang lupa pagkatapos ng anihan para mamatay ang mga overwintering bugs. So sabay-sabay kayong magtatanim at sabay-sabay din kayong mag-harvest pagkatapos nun. Yung palayan ninyo ay aararuhin na ninyo upang lahat ng mga na nandun na mga insekto ay mamamatay at yung mga nakapaikot naman ay wala nang lilipatan na palay. Pangalawa, mechanical control gaya ng paggamit ng light traps sa gabi o manual collection kung manageable ang dami. Kung masyadong marami naman, hindi mo naman kayang isa-isahin yan. So pwede ka naman gumamit ng light traps. Pangatlo, biological control. Iwasan natin ang sobra-sobrang spray dahil pinapatay din natin ang mga natural enemies tulad ng spiders, mga wasps, rejuvenate bugs, mga dragonflies at iba pa. At syempre, last na option ng pang-apat, yung chemical control na gagamitin lamang natin kung lumampas na sa threshold. Ang dami ng mga bugs na makikita natin doon sa ating palayan. Sa chemical control, may mga produkto na may mga aktibong sangkap tulad ng SAMDAS, Lambda Cyhalothrin, nakabilang sa mga pyrethroids, Thimethoxam, isang neonicotinoid, Chlorantraniliprole, nakabilang naman sa diamides. Ilan sa mga halimbawa ay ang Alika 247 na kombinasyon ng Thimethoxam at Lambda Cyhalothrin at Vertaco 40WJ na kombinasyon naman ng Thimethoxam at Chlorantraniliprole. Tandaan natin palagi na sundin natin ang label na nakasulat sa kanilang mga pakete at tamang dosage at tandaan natin yung kanyang PHI. Isa pang mabisang paraan ay ang paggamit ng resistant o tolerant varieties. Ayon kasi sa PhilRice, may ilang mga NSIC RC varieties ang mga tolerant dahil maiksi ang kanilang growing period o mas matibay ang kanilang panicle exertion. Halimbawa ang NSIC RC222, RC160 at iba pang release varieties depende sa region. Kapag pumili ng resistant variety, mababawasan ang gastos sa spray at mas ligtas ang ani. Pero tandaan natin mga ka-farmer, dapat ligtas din
ang magsasaka sa paggamit ng pesticide, gumamit ng PPE o yung personal protective equipment gaya ng mask, gloves at long sleeves. Mag-spray sa umaga o hapon, huwag sa mainit na tanghali at iwasan ang pag-spray kapag mahangin o may banta ng ulan. Pagkatapos mag-spray ay itapon ng maayos sa mga empty containers at huwag sa kanal o kaya naman sa sapa. Bakit? Para proteksyon na natin yung mga nakatira sa tubig at siyempre protektahan natin ang mga magsasaka, ang pamilya nila at ang kalikasan. Kung pag-uusapan natin ang gastos at kita, napaka-importante ng tamang desisyon. Halimbawa, kung may 10 bags per hill sa milky steeds at hindi ka nag-control, lugi ka ng 20 hanggang 30 cabans. Kung nag-spray ka ng halaga ay 800 hanggang 1,000 at 200 bawat hektarya, depende sa produkto, pero nailigtas mo naman ang 20 cabans, sulit na sulit ang gastos. Ngunit ulitin natin, spray only when above threshold para hindi masayang ang pira. Huwag din kalimutan ang environmental impact at long-term strategy. Ang sobra-sobrang pesticide ay nagdudulot ng resistance ng piste, pagkamatay ng mga natural enemies at contamination ng tubig. Kaya ang long-term strategy ay ang paggamit ng integrated pest management o IPM. Dapat mag-rotate ng chemicals. Gamitin mo na ang cultural at biological controls bago ang chemical at piliin ang resistant varieties. Mga ka-farmer, narinig nyo na ang buong kwento tungkol sa rice bugs. Kilalanin ang tiyangaw at ang damage nito. Gamitin ang economic threshold bago mag-spray. Alamin ang tamang timing ayon sa maturity ng palay. Sundin ang PHI at label instruction. Gumamit ng resistant varieties at suportahan ng mga natural enemies. Maging ligtas at responsable sa pag-spray at higit sa lahat, mag-isip hindi lang para sa ani ngayon, kundi para sa ani ng susunod na taon. Wow! Ngayon, kilala mo na ang rice bug at maiiwasan mo na ang pagkalugi. Ngayon ay pahinog na ang mga palay, kaya oras na para magbawas tayo ng tubig at iyan ang inyong abangan. Ang mga mahalagang bagay bago natin anihin ang palay para maalagaan palay hanggang anihin. At kung problema mo ng daga, ay panoorin mo ang video pagkatapos nito. Kung sa tingin ninyo mga ka-farmer ay malaking tulong ang video na to, i-like mo na at i-share at mag-comment ka na rin ng iyong mga karanasan tungkol sa tiyangaw. At kung gusto mo pa ng maraming ganitong videos para sa mga magsasaka, mag-subscribe ka na at pindutin mo ang notification bell. Dito sa ating channel, ang bawat minuto ay dagdag kaalaman, dagdag kita at dagdag protection para sa ating palayan. Maraming salamat at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy farming!